araw sa inyong lahat mga tol. Ngayon po ay December 20, 2023. At meron po tayong napanood. Talagang pagpapakita na po ba ito kung sino talaga ang tunay na oposisyon sa kasalukuyan? Sapagkat ito pong si Vice President Sara Duterte hindi po dumalo sa ceremonial signing ng General Appropriations Act of 2024. Kasama po sa mga hindi dumalo, yung super ate. Sa tingin po natin, super kontrabida po ito ngayon, mga tol. Talagang ipinapakita niya lamang na siya po ay DDS na loyalista. Si Vice Presidente Sara Duterte hindi po dumalo sa nakalipas na ceremonial signing nito pong GAA 2024. E nung nakaraang taon lamang, abot-tenga po ang ngiti nitong si Vice President Sara Duterte. Pero ngayon, hindi po natin nakita ang kanyang presensya kasama po ng super ate o tawagin na lang siguro natin super kontrabida. Sino po ang tinutukoy natin? Si Senator Amy Marcos. Wala din po doon po sa naganap na ceremonial signing ng GAA 2024. Hindi natin mawari bakit ganito po ang naging asta ng mga inaasahan po natin na pinuno ng bayan. Eh, marahil nasasaktan po ang mga ito dahil po hindi na isakatuparan yung ninanais po nila na maibigay yung hinihingi po nila particular yung confidential funds. Ito po yung naganap kanina. Muli po nating balikan ang pagpirma ng ating Pangulo at ang presensya ng halos lahat ng mga opisyales sa ating gobyerno maliban po kay Vice President Sara Duterte at saka kay Senator Amy Marcos. Hindi rin po natin nakita si Senator Bongo at saka si Senator Robin Padilla. Si Senator Francis Tolentino nakita po natin. O, panoorin po natin muli ang video kanina mga tol. Yan. Nakita po ninyo, pumasok ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Kasabay po ang ating Executive Secretary. Niyakap niya at kinamayan si Senate President Mig Subiri, si Speaker Martin Romualdez, ang dalawang pinakamataas o ikatlo at ikaapat na pinakamataas sa posisyon sa ating gobyerno. Pero hindi po natin nakita ang presensya ni VP Sara Duterte. Supposedly, dapat katabi siya ni Pangulong Bongbong Marcos. At syempre, ang ating senadora na si Super Ate, wala din po dyan. Hindi rin natin nakita si Robin Padilla, si Bongo. Pero si Francis Tolentino ng PDP Laban, nakita po natin. Ano ang kadahilanan? Isa lamang po ang nakikita natin dito mga tol. Sila po ay nasasaktan dahil hindi po naganap ang kanilang kagustuhan na makuha po ang confidential funds na nagkakahalagang 650 million pesos. Nagugat po kasi ito mga tol sa katotohanan na ang Office of the Vice President noong December 2022 ay gumasta ng 125 million pesos sa loob lamang ng 11 araw. At dahil po dyan, talagang ang taong bayan hindi po matanggap ang pangyayari na yon. Kaya naging maingay ang panawagan partikular na dapat ang pinupondohan ng ating gobyerno ay yung mga mas mahalagang ahensya. Katulad po ng mga tumutugon dyan po sa ating karapatan at nakikipaglaban sa West Philippine Sea. At dahil dyan, nirealign po ng Kongreso at umayon po ang Senado patungo sa Department of Transportation, Philippine Coast Guard, National Security Council at National Intelligence Coordinating Agency ang mga budget ng confidential funds ng Office of the Vice President, Department of Education at saka ang DA, DFA at saka DICT. Ngunit hindi po yata ito ikinatuwa nang sa ngayon, tingin po natin oposisyon na. Ano? Tingin natin mga tol, nakikita na po natin ang tunay na oposisyon sa kasalukuyan. Sino? Eh, sa ginawa po na ito, itong si Vice President Sara Duterte, maliban na lamang kung siya po ay magpapahayag ng kadahilanan kung bakit hindi po siya dumalo dito. Eh, talagang pagpapakita na po yan ng pagiging oposisyon niya. Kaya kung meron pong delikadesa, ito pong si Vice President Sara Duterte, magbibitiw na ito ngayon bilang kalihim ng Department of Education
una po nating napansin na talagang nagpapakita na ng pagiging oposisyon itong si Sara Duterte ay yung sa mga nakalipas niya pong pahayag, partikular sa pagkontra niya kay Pangulong Bongbong Marcos sa usaping pangkapayapaan at saka sa pagbibigay po nito ng amnestiya. At nung umalis po si Pangulong Bongbong Marcos papunta po sa 50th Commemorative Summit sa Friendship Day ng Japan at ng Pilipinas, including the ASEANs, eh hindi rin po dumalo sa paghahatid itong si Vice President Sara Duterte. Ang katwiran, doon daw po siya mag-aopisina bilang caretaker sa Davao. O, mga senyales na talagang hindi na po siya nagpapakita ng hayagang pagsuporta sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Pagdedeklara na nga yata ito ng pagiging oposisyon nitong si VP Sara Duterte. Anyway, wala tayong magagawa dyan mga tol. Kung talagang yan ang ninanais niya, eh ganun talaga. O, makikita nyo po rito, halos kumpleto ricados ang cabinet secretaries, ang mga senador, at saka mga kongresista, yung mga key positions. Ano? Sa bagay, si Senator Robin Padilla at saka si Senator Bongo, eh maaaring wala naman talaga sila dyan dahil hindi naman sila humahawak sa mga committee na may kaugnayan sa pagpasa ng bill. Ano? Kaya si Senator Angara, nakita natin dyan dahil alam naman natin na malaki din po ang kanyang kontribusyon sa pagpasa ng GAA. Si Senator Loren Legarda, syempre siya po yung Senate President pro tempore, no? Tapos sa part naman ng mga kongresista, yung mga key positions sa loob po ng House of Representatives, nakita din po natin. Pero talagang ang hindi natin ine-expect si Super Ate. Kasi alam nyo, si Sara, ako kahapon pa lamang nararamdaman ko na na talagang hindi yan pupunta dito po sa GAA signing ceremony, ano, ceremonial signing. Kaya nga kahapon, mayroong tayong live streaming, di ba? Nagtatanong tayo, pupunta kaya itong si Vice President Sara Duterte sa pagpirma ng ating Pangulo para po sa General Appropriations Act of 2024? Pero hindi po ganun yung nangyari, ano? Hindi talaga siya pumunta. At ang nakagugulat, bakit pati yung kapatid ni Pangulong Bongbong Marcos na si Senator Aimee Marcos, eh hindi pa rin po pumunta dito. Talagang ipinapakita lamang itong si Senator Aimee na siya po ay hindi nagugustuhan ang mga ginagawa ni Pangulong Bongbong Marcos. Ano ba ang basihan niya? Para po ayawan niya si PBBM. Ayawan niya ang mga pulisiya nito. Nakalulungkot dahil meron pang post itong si Senator Aimee Marcos na nagsasabi sa kanyang Facebook page na kung pwede lang daw kung piliin ang kamag-anak. Sino po ba ang pinapatamaan niya? Si Speaker Martin Romualdez po ba? O ang mismong kanyang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos? Anyway, kung yan talaga ang kagustuhan ni Senator Aimee Marcos, katulad po ng binabanggit po natin dito, eh hindi po natin iboboto yan. Ako, sa mga manonood po natin, maaaring meron pong sumasang-ayon sa akin, hindi ko iboboto si Senator Aimee Marcos sa kanyang re-election bid sa darating po na 2025 senatorial elections. O yan na, nakikita po natin ang mga personalidad, si House of Representative or si Congresswoman Estela Kimbo. Kanina nakita natin si Congressman Sandro Marcos, nakita po natin si Senate President Mick Zubiri, si House Speaker Martin Romualdez, si Secretary Amena Pangandaman, Executive Secretary Lucas Bersamin. Oh, si sino pa? Yung mga nakikita po natin dito, si Senator Loren Legarda, Senator Joel Villanueva. Oh, si Congressman Gonzales, ang ating Senior Deputy Speaker. Oh, si sino tong isa? Si Senator Angara. Oh, diba? Talagang wala yung dalawa. Anak ng teting na yan, nagkabukuhan na mga tol. Kitang-kita na po natin ngayon kung sino po ang oposisyon. Ha? Kaya tandaan po natin ito mga tol. Huwag po tayong boboto ng mga
pro-China na kandidato, ha. Dito sa lahat ng nakita nating politiko, wala po ditong pro-China sa mga nakasama po ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa pagpirma na to, yung ceremonial signing, wala po diyang pro-China. Anyway, pakinggan po natin ang talumpati ni Pangulong Bongbong Marcos kanina. Dapat kayong pinapalakpakan. Kibitser lang ako. Kayo nagtrabaho nito. Thank you to our Executive Secretary, Chief Lucas Bersamil, for this kind introduction. The Senate President Juan Miguel Zubiri, the Honorable Members of the Senate, House Speaker Martin Romualdez, and the Honorable Members of the House of Representatives, the Apostolic Nuncio, His Excellency Most Reverend Charles John Brown, and the esteemed members of the Diplomatic Corps, DBM Secretary Amina Pangandaman, and the Honorable Members of the Cabinet. I reminded Amina that she should not get used to the number at the bottom of the budget because it's not going to be around for very, very long. Ubusin natin lahat yan. My fellow workers in government, distinguished guests, ladies and gentlemen, a good afternoon to all of you. Today we sign the national budget, the instrument which tells how the taxes paid by the people will be returned to them. In effect, we are signing the renewal of our annual social contract with taxpayers, that what they have paid faithfully will be rebated to them in full. Although it is teeming with numbers, this budget is more than a spreadsheet of amounts or a ledger of projects. Rather, it details our battle plan in fighting poverty and combating illiteracy, in producing food and ending hunger, in protecting our homes and securing our border, treating the sick, keeping our people healthy, creating jobs, and funding livelihoods. It is wrong to say that the budget merely pays for the overhead of the bureaucracy. It is more than that. It funds the elimination of problems that we as a nation must overcome. It is incorrect to say that the budget merely finances the operations of government because its fine print bankrolls the realization of our dreams writ large. In the end, every line in this budget, when translated to projects from roads to schools to hospitals, will transform our country for the better and the lives of our people for the better. In this budget, we have included what we consider to be the means that will boost both the physical and human capital of a nation blessed with talent, waiting to be tapped, with resources ready to be harnessed. But I would be the first to dispel any claim that this budget fully funds all our plans for our country and our people. How I wish that we could wipe out with one budget cycle all our infrastructure backlogs. How I wish that we had only revenues to realize our country's unlimited potential. Suddenly, the will is there, the wherewithal, perhaps not always so. Like any government, we are curtailed by what we can collect, by what our tax coffers contain. We can be reckless, take the easy path, borrow, let our children pick today's tab up tomorrow. But debt is not the kind of inheritance that we want to leave those who will come after us. Good fiscal stewardship imposes upon us discipline not to be led into the temptation of bloating what we owe. Good government dictates upon us the duty to spend the appropriations we have cobbled together for the correct purposes, the right way, on time, and on budget.
pinapatamaan ba ni PBBM? Hindi, nang-intrigue ako. Pero maganda yung sinasabi ni Pangulong Bongbong Marcos, ha? Nakukuha niyo yun, mga tol. Dapat ang budget po ginagamit sa tama. I say this to remind those who will execute this budget that red tape that leads to underspending and overspending that disregards legal guardrails are two sides of the same coin. Implementation delay and illegal deviations inflict the same havoc of denying the people of the progress and development that they deserve. So with this reminder comes the most important budget commandment that we must all receive. We are working for the people, not for ourselves. We. Sana mapakinggan nyo yan, mga tambaloslos, ha? Sila ay nagtatrabaho para po sa tao. Itong mga tambaloslos, eh, parang gusto nila sila pinagsisilbihan, eh. Nakunang teteng. Pakinggan ninyo ito, mga tambaloslos, ang sinasabi ni Pangulong Bongbong Marcos. Are working for the country, not for ourselves. Honor the taxpayers who make the budget possible. And in doing so, we will bring closer to the brighter tomorrow that we aspire for Bagong Pilipinas that we all envision for our people. Let us all work in solidarity for a more empowered Philippines. I congratulate you all for the very hard work that I know you have put in to put this budget together. Mabuhay kayong lahat. Maraming salamat po. Maligayang Pasko at maligong bagong taon. Napakaganda ng talumpati ni Pangulong Bongbong Marcos. Ano na yun? Na nagtatrabaho sila para sa tao. Nagtatrabaho sila para po sa Pilipinas. Hindi sila nandyan para sa kanilang mga sarili. Eh mukhang kabaligtaran ang nangyayari doon sa mga tambaluslos, eh. Bakit? Hindi lang napagbigyan ng confidential funds, ito na ngayon ang nangyari. Inatake ang House of Representatives, ginamit ang SMNI, nagsumbong sa tatay. Talaga nga naman, oh. But anyways, mga tol, ano ang masasabi ninyo dito po sa naging aksyon ni Vice President Sara Duterte sa araw na ito? Sa tingin ba ninyo tama yung kanyang ginawa na hindi magpakita dito po sa ceremonial signing ng GAA 2024, considering na siya po yung Vice Presidente ng Pilipinas, considering na ayon kay Pangulong Bongbong Marcos, BFF siya, pinagkakatiwalaan pa rin, kahit ayaw po natin, pero pinagkakatiwalaan pa rin po ni Pangulo. Tapos ganito po yung isusukli niya dahil maaaring galit lamang siya kay Speaker Martin Romualdez. Eh, pagiging childish po yan. Sabi nga nila, nag-tantrums na naman ito pong si Vice President Sara Duterte. Ang masakit, sinabayan pa ng super kontrabida o si super ate ng bayan. Nuulit po natin, huwag tayong boboto ng mga pro-China na politiko. Anyway, lahat ng mga senador na nakita natin kanina, mga pro-Philippines po yan. I'm sorry to say this, bagamat identified itong si Senator Francis Tolentino bilang PDP laban, pero pro-Philippines po siya. Siya po ay hayagang kumokondena sa ginagawa po ng China. In fact, kanina lamang meron po siyang interview kay Karen Davila, napanood ko po yon, at doon ipinapakita niya yung mga dapat gawin ng ating gobyerno para po igiit ang karapatan po natin sa West Philippine Sea. At kanyang kinokondena, syempre, yung ginagawa po ng China Coast Guard. Nasa sa inyo po yan kung ano po ang gusto ninyong paniwalaan. Sinasabi ko lamang po na lahat po ng mga present dito po sa ceremonial signing of the General Appropriations Act of 2024, wala po may isa dyan ang pro-China. Lahat ng mga pro-China hindi po dumalo sa ceremonial signing na ginana po dyan sa Malacañang Palace ngayong araw po na ito.